Hello po. Ito pong muli si Nanette ng Net Cooking. Ngayon po ay magluluto po tayo ng egg pie. At ito po ang mga kailangan natin para sa ating pagluluto ng egg pie. Para po doon sa ating egg pie crust dough, ito po ang kailangan natin. So meron po tayo ditong 2 cups of all-purpose flour. Then 150 grams of unsalted butter. Kailangan po malamig yung butter natin. Then 1 tablespoon of granulated sugar, 1/4 teaspoon of salt, at saka po cold water. So ito po ang kailangan natin sa paggawa natin ng pie crust dough. At dito naman po sa filling ng ating egg pie, ito po ang kailangan natin. So, bali 1 can of evap milk. Bali 2 cups po siya. Then, 1 teaspoon of pure vanilla extract. Then, 1 cup of granulated sugar. Then, 4 large eggs. Then, lemon. So, kailangan po natin ng lemon. So, meron tayo ditong zester. Then, ito po ang mga kailangan natin sa pagluluto po natin ng egg pie. Then, mag-start na po tayo sa ating pagluluto. Then, ang una po natin gagawin, itong ating all-purpose flour, shift natin, shifted. Kailangan shifted ito. Then, ang first step po na gagawin natin, so after natin na-shifted itong ating flour, ilalagay natin yung ating salt, of granulated sugar. Then, gagamit tayo ng wild whisk. Whisk muna natin. Mix natin. Then, lalagay natin itong butter na pinaghiwa-hiwa. Then, gagamit po tayo ng pastry cutter. Kakat natin ito. So, gagawin natin ito hanggang mag-resemble yung butter at sumama doon sa flour. Ito na yung dough, gagawin nating dough para sa ating egg pie crust. Then, ngayon, bago lumambot yung butter, so, gagamit tayo ng ice cold water dito. Then, unti-unti lang hanggang makuha natin yung consistency nung dough na kakailanganin natin. Imi-mix natin ito. Unti-unti lang ang paglalagay ng water. Tuloy lang natin ganito hanggang sa makagawa tayo ng dough. Ito na po yung nabuo nating dough para doon sa ating egg pie crust. So, ang gagawin natin dito, para patigasin ulit yung butter, ilalagay natin sa ref. Chilled muna natin for an hour or more than 1 hour. Hindi naman niya kailangang i-layer katulad ng ginawa natin doon sa apple pie. Kasi yun, kailangan talaga crispy. Ito, ang gagawin natin, once lang natin itong i-chilled, then pwede na tayong gumawa ng egg pie crust. Okay. Then, ngayon po, after ng less than 2 hours na pagkakalagay natin sa ref ng ating dough, then heto na siya, so matigas siya ngayon. Then, ang gagawin natin ngayon, so dito natin i-bake yung ating egg pie. Kailangan, nakahanda na rin itong ating rolling pin. Maglalagay tayo dito ng extra flour. Magdas tayo ng extra flour dito. Then, lalagay natin dito yung ating dough. Then, ang gagawin natin dito, papagulungan natin ng rolling pin.
gagawa tayo ng isang bilog. Then, ang gagawin natin dito, ilalagay natin dun sa ating baking pan. Then, dahan-dahan lang tayo. Itong mga excess na ito, paggugupitin lang natin. Ito yung ating baking pan. After nating maiayos dito yung ating pie crust, ang gagawin natin ngayon, ilalagay muna natin ito sa ref habang gumagawa tayo ng peeling. Okay, ref muna natin ito. Ayun, meron tayong 4 eggs dito. Then yung itong isang eggs natin, hiwalay natin no, yung white. Separate natin yung white. Then ito, 4 egg yolks at 3 egg whites. Then ito, 1 egg white. Ngayon, itong ating egg white, gagamit po tayo ng electric beater. Then, ibibit natin hanggang sa mag-fix form siya. Okay, ibibit muna natin ito. Then, okay na po itong ating... Then, ngayon po, eto na yung paggawa natin ng peeling. So, meron tayo ditong 4 egg yolk. Pero yung white niya is 3 egg white lang. Kasi nga, yung isa ay ginawa nating meringue. Ngayon, ang gagawin natin, so, gamit tayo ng wire whisk at i-whisk natin ito itlog. Then, unti-unti, ilalagay natin yung granulated sugar. Pero na nailagay natin yung granulated sugar, so lalagay na natin yung ating evap milk. Yung ating vanilla extract. At yung lemon, yung na-zest natin sa lemon kanina. I-mix lang po natin mabuti ito. Then ngayon, napagsama-sama na natin yung milk, yung lemon, at saka yung vanilla extract, yung sugar, at saka yung... Then ngayon, ihahalo natin yung ating meringue na ginawa kanina. Then, haluin po natin mabuti. Yan, i-mix natin doon sa egg mixture. Kailangan lang na painit na natin yung oven. Kasi ang gagawin natin na susunod nito, ilalagay na natin doon sa ating baking pan. Kasing puti ng itlog, kaya natin ginawang meringue kasi ito yung dahilan kung bakit yung egg pie nagbe-brown yung ibabaw. So, importante po kasi talaga ito. Ilalagay na natin ito sa ating baking pan. Ating egg pie crust o yung pagbe-bake natin ng ating egg pie. So, ang gagawin natin, isasalin po natin ito dito. Ito na yung ating egg pie after na naisali nating lahat dito sa baking pan. So, ready to bake na siya. Then, ibe-bake natin siya sa 350 Fahrenheit, so 190 Celsius for 15 minutes muna. Then, after 15 minutes, i-check natin. Then, hihinaan natin yung temperature. Ilalagay natin sa low yung temperature. Okay, bake na natin itong ating egg pie. 15 minutes, i-check po natin yung ating egg pie. Ang gagawin natin, i-low natin yung temperature. So, mga bali, 45 minutes pa ating egg pie.
Then, ito na siya. Kuha tayo ng toothpick. Insert natin. Then, malinis na itong toothpick. So, it means, luto na itong ating egg pie. Ang gagawin natin, hahanguin na natin ito ngayon. Then, ito na po yung ating egg pie. Ang gagawin natin, hihintay na lang po natin siyang lumamig o mag-cool down. Para mag-firm siya completely. Siguro mga 3 hours to 4 hours ito. Then, heto na po yung ating egg pie. After na nag-cool down siya. Then, nag-firm na rin siya completely. So, ang gagawin lang natin, humiwa lang ako ng isang slice dito. Kuha tayo ng isang slice, lagay natin dito. Pwede rin po nating i-serve at kainin itong ating egg pie with whipping cream. Ito na po yung ating egg pie. Sana po nagustuhan nyo ang pagkakaluto natin sa recipe natin ito. Marami pong salamat. Ito pong muli si Nanette ng Net Cooking. Thanks po. Bye!